for today's episode we would like to thank Bricked. Book now, send an email to brickmanila@gmail.com. Mabilis naming sinunod ni inay ang utos ni Mang Dolfo na kunin ang mga kailangan niya. Ang telang itim sa dala niyang bayong at ang anim na kandilang itim. Nang makuha namin ito, nakita ko si Mang Dolfo na may hawak na bote at parang may ugat sa loob nito. Ininom niya ito, sabay utos na ilatag sa sahigang telang itim. At itirik ang anim na kandila sa paligid nito. Nang akmang sisindihan na ni inay ang isa sa anim na kandila, pinigilan siya ni Mang Dolfo. Huwag, Elena. Hindi pwedeng dyan mo kukunin ang pansindi. Kaya kumuha ako ng normal na puting kandila at yun ang ginamit namin para tunawin ang ilalim ng anim na kandila para maitirik ito sa paligid ng tela. At huwag daw munang sisindihan ng mga kandila hanggat wala pa sa loob ng tela si Mang Dolfo. Pero bago ito, may ibinigay sa amin na libreta si Mang Dolfo. At sabi niya, yun daw ang dasal na babasahin namin at sasabayan daw namin siya. Matapos nun ay lumuhod na siya at sumenya sa amin ni nanay na sindihan na ang mga kandila. Saglit na tumingin kami sa batsa at nakita naming palabas na si Naitay at Berting sa mundo ng pagpaparusa. Dahang-dahang bumubukas ang napakalaking pinto. Dalian nyo at sindihin nyo na ang mga kandila at lumuhod kayo at basahin ang nasa libreta. Paglabas ni Berting at Itay sa malaking pinto ay nanlaki ang mata ni Mang Dolfo. At maging kami ni inay ay nagulat. Napakaraming mga nilalang na nakatalokbong ng itim ang nakaabang sa pagdating nila. Papaano nila nalaman ito? Tanong ni Mang Dolfo sa sarili nang makita nito ang mga itim na nilalang. Kaya nagtanong muli ako. Mang Dolfo, sila po ba ang mga aswang na mangkukulam? Oo, Pina. Sila nga. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit parang alam nila na daraan sa mundo nila si Berting at Nato? Maya-maya pa ay minarinig akong tawa at pamilyar ang tunog nito. Ha! Siya ba ang hinahanap niyo? Biglang tumabi ang mga mangkuhulam at sa gitna nila ay nakita namin si Belen at may nakadapang tao sa kanyang paanan. At inaapakan niya ang ulo nito. Siyensya es potensya. Mga hangal, akala niyo ba malilin lang niyo ko? Hindi lang kayong may kailangan sa pulang bato na si Ruben. Pagtatanong ni Belen habang nakaturong kamay nito sa taong tinatapakan niya. Kaalaman ay kapangyarihan. Napakatukso niya talaga. Gulat na gulat si Itay. Lalo na si Mang Dolfo, mukhang hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. Kitang-kita naming lahat. Nang mabilis na kinagat ni Belen sa leeg, si Mang Ruben at sabay dukot ng puso nito, napasigaw si Mang Dolfo. Ruben, dali na Pina, Elena, sabayan niyo ako. Sa likod ng libreta ay may orasyon. Sambitin niyo ito na paulit-ulit. Pinuklat namin ni nanay ang libreta. Sa itinuturo ni Mang Dolfong may imahe ng dalawang anghel at sa gitna ay ang Diyos Ama. At sa dibdib ng Diyos Ama, nabasa namin at nakita ang orasyon na sinasabi ni Mang Dolfo. Abi ni Santi, Abi. Sono la Resurrection.
Puro core di anima la mia parole. Anima la mia parole. E il mio nome sono la grande protezione dal diavolo. Sono la grande protezione dal diavolo. Matapos sa pangatlong ulit, ay may kung anong nakakasilaw na liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at bumalot kay Mang Dolfo. Sa isang iglap ay nawala siya sa aming harapan. Pinagpatuloy namin ni Nanay ang pagdudasal. Pero nilungon ko ang batsa at hindi ako makapaniwala na sa isang iglap ay nasa tabi na ni Itay at Berting si Mang Dolfo. Habang hawak ni Bilin ang puso, ay tumitibok-tibok pa ito sa kanyang kamay. Ninasab niya ito na parang isang gutom na hayop. Halos masuka ako sa nakikita ko. Dahil ang mukha ni Bilin ay napuno ng dugo ni Mang Rubin. Narinig kong sumigaw ang aking ama. Hayop ka, Bilin! Tumawa lamang ng malakas ang halimaw. Matapos niyang kainin ang natitirang piraso ng puso, ay mabilis ding tumutubo ang naputol niyang kamay na para bang ginagamot niya ang kanyang sarili. Hindi niyo marahil alam ang kapangyarihan na taglay ng puso ng isang pulang bato, mga inutil. Akala niyo ba ay panggagamot lamang ang kaya niyo? Alam niyo ba kung bakit ko kailangan ng anak ng buntis na yon? Dahil may purong dugo siya ng pulang bato. Ang inosenteng puso niya ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Nanghilabot ako sa narinig ko at punong-puno ng pagtataka sa mga sinasabi ni Bilin. Napahawak ako sa aking diyan at naisip ko ang aking anak. Bakit ang anak ko? Marahil ay nahulaan ni Bilin na wala kaming kaalam-alam sa sinasabi niya. Kaya sinagot niya ang mga tanong sa aking isipan. Ah, hindi niyo alam? Isa kang bastardong anak ng isang pulang bato, Berting. Naaamoy ko sa dugo mo ang iyong lakas. Pero dahil sa sakim ang iyong ina, yun ang dahilan kung bakit wala kang alam sa iyong nakaraan at tunay na pagkatao. At ngayon, mamamatay kayong lahat. Kasabay ng mga pangyayaring ito ay tila ba nanlambot ako at may naramdamang kumurot sa loob ng aking diyan. Bumilis ang tibok ng aking puso at nanghina at nanginginig ang buo kong katawan. Nang biglang may umagos na tubig sa pagitan ng aking mga hita, napakapit ako sa braso ng aking ina at napasigaw. Ah! Pumutok na ang aking panibigan. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili, pero nagsunod-sunod na ang paghilab ng aking tiyan. Tinulungan ako ni Nanay na pumunta sa kwarto at hiniga niya ako sa aming papag. Dali-daling tumakbo siya sa kusina para kumuha ng tubig at mga gamit sa aking panganganak. Nay, ang mahiwagang batsa! Kailangan tayo ni Liberting! Kumalma ka, anak, at baka mapano ang bata. Pero kinuha pa rin ni Nanay ang mahiwagang batsa at inilagay ito sa tabi ng papag. Hindi ko maialis ang aking tingin sa mga nangyayari. Medyo nabawasan ang takot ko para kay Itay at Berting dahil kasama na nila ngayon si Mang Dolfo. Alam kong darating ka, Rodolfo. Oo, Bilin. Para matapos na ang lahat ng ito. Tama ka, Rodolfo. Dahil ito na ang tamang oras para tapusin kayong tatlo. Itinaas ni Bilin ang kanyang mga kamay at walang ano-ano'y sinugod ng mga mangkukulam at aswang na kubag. Sila Tatay, Berting at Mang Dolfo. Ang lahat na nakabelong itim ay natanggal ng mga saklob at kitang-kita ko ang mga mukha ng mga ito na animoy itsurang mga taong daga at nagbabaga ang mga mata. At ang aswang na si Dado ay lumabas sa likuran ni Bilin. Tayong dalawa, Bilin, ang dapat tumapos nito. Dahil tayong dalawa ang punot dulo ng lahat ng nangyayaring ito.
Yan na ba ang huling kahilingan mo? Bago ka humarap sa Diyos na sinasamba mo, matutupad. Nato, humanda na kayo. Nakita kong umatake na si Dado at ang punteriya nito ay si Itay. Mabilis na salag ni Itay ang pag-atake ni Dado mula sa itaas. Ngunit nakita ko rin may iba pang aswang na kubag na umaatake sa kanya. Si Berting naman ay kaharap ang mga mangkukulam. Hindi sila kasing agresibo sumugod tulad ng mga aswang na kubag. Ngunit nakakapanindig balahibo ang kanilang mga pagsigaw. Naglabas sa mga ito na mga manikang may buhok. Mula sa di kalayuan ay biglang bumangon ang mga naaagnas sa bangkay at tumakbo pasugod kay Berting. Kontrolado ng mga mangkukulam ang mga bangkay. Napupuno ako ng pangamba para sa aking ama at asawa, kasabay ng tumitinding paghilap ng aking sinapupunan. Samantalang si Mang Dolfo at Pilin ay nagtititigan pa rin na para bang naglalaban sila sa kapangyarihan ng isip. Ang paligid nilang dalawa ay umaapoy at humahangin ng napakalakas. Nagmumula ang hangin kay Mang Dolfo at ang apoy naman ay kay Pilin. Parang nagdidilim na ang paningin ko sa sakit ng aking nararamdaman. Ngunit hindi ko pa rin mayalis ang tingin ko sa batsa at sa laban ng aking nasasaksihan. Pina! Kailangan mo nang mailabas ang bata. Nahihirapan ka na at pati ang sanggol. Sige, konting tiis na lang. Hindi ko na nagawang sumagot kay Nay. Napapikit ako at napadasal. Panginoon ko, iligtas mo po kaming lahat at naway kabutihan mo ang maghari sa lahat ng pagsubok na ito. Sanawa. Amen. Huminga ako ng malalim at ibinuhos ang natitira kong lakas para tuluyang mailabas na ang aking anak. Kasabay ng kanyang paglabas ay ang tuluyang pagkawala ng lahat ng sakit na aking nararamdaman. Lalo na marinig kong umiyak siya at huminga sa unang pagkakataon. Lalaki, Pina! Lalaki ang unang apo ko! Iniabot ni nanay sa akin ang aking anak. Naluha ako sa tuwa at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isa lamang ang naisip ko ng mga oras na yun. Emmanuel, ikaw si Emmanuel dahil ang Diyos ay sumasa atin. Pina! Laking gulat ko nang marinig ang pagsigaw ni nanay at sabay turo niya sa bintana. Isang napakalaking itim na ibon na may mga pulang mata ang nakasilip. Biglang lumikha ng napakalakas na ingay na tila ba may tinatawag ito. Dali-daling kumuha ng asin ng aking ina at sinabuyan ng nilalang. Lalong tumindi ang ingay na parang nasasaktan ito at mabilis na lumipad papalayo. Pinalot ako ng takot sa nakakapanlambot na iyak ng itim na ibon. Napatingin ako sa batsa at nakita kong tinamaan ni Dado ang aking ama. Napahiga siya, sabay kagat ng itim na aso sa kanyang balikat. Napasigaw ako, "Itay!" Kita ang kita ko nang sinaksak ni Dado ng matatalim niyang kuko ang dibdib ng aking ama at sabay dukot sa puso nito. Napahagulgol na lamang kami ni nanay at mabilis na kinain ni Dado ang puso ni Itay. Makalipas ang ilang segundo ay may tumubong malalaking pakpak sa likuran ng aswang at bigla itong lumipad. Wala na ang aking ama. Napayakap ako ng mahigpit sa aking anak at niyakap naman ako ng aking ina. Nag-ahalong galit at lungkot ang bumabalot sa aking puso at isip sa mga oras na yun. Nagsisisi ako sa katigasan ng aking ulo at bakit pa ako umuwi sa aming bayan kung sumunod lamang ako sa mga pangaral ng aking ama. Marahil ay naiwasan namin masadlak sa ganitong pagdurusa.
Ngunit napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang kisap mata, may napakalakas na hangin ang biglang tumama sa aming bahay na parang ipo-ipo at tinangay ang bubong ng aming kubo. Hindi ko na makita kung nasan si nanay. Hindi ko na rin alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng mga oras na yun. Pero nagawa kong bumangon mula sa papag para protektahan ang anak ko. Pinitbit ko ang aking anak at mabilis akong tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Nakita kong bumukas ang pinto ng kanilang bahay at sumisenyo sila na bilisan kong pagtakbo. Nang malapit na ako sa pinto, ay biglang umangat ang aking mga paa mula sa lupa at lumilipad na ako papalayo. Abangan po ang susunod na yugto.